stole away with Pasadena's name. Mag-iwis siya ko kay Jimmy para makajab si Mickey sa Disney. Disney. Hi, ako si Pax. Wait. Siya si Jinky Paxel. Kung nalilito kayo kung anong nangyayari, bininyagan na ako as special honorary member ng bandang Tanya Marco. Yes, boy. Dahil this is a special episode kung saan pag-uusapan natin ang gear ng isa sa mga pinaka-paborito nating banda, Tanya Markova, at ang kanilang gitaristang si Isabel Ole. Hello. Also known as Ole Romblon. Ole Romblon. Papatugtog natin yung mga paborito niyong kanta at explain natin yung tone behind it. By the way, this video is sponsored by Guitar Pusher and Head Rush. Maraming salamat. Alright, so let's start the gig rundown. So kuya Ole, simula tayo dun sa gitara mo. Yung gitara mo na kilala naming lahat kasi nakikita namin sa Tower Sessions, pati pag napapanood ka namin live. At ito yun, nasa tabi natin ngayon. Si Lucy, the Revstar guitar, Yamaha Revstar guitar, 720B, Bigsby. Okay, yeah. Bigsby. Oh, hawakan mo bro. Finally, yeah. Oh my God. Woo, ang ganda. At wood pala yung knobs, ano? Actually, gawa siya nung kaibigan ko luthier, si Bimbo ng Guitar Harbor Custom Shop. Pati yung mga pickups, pina-upgrade ko yung tunog. Pina-design ko na... Yung bobbins? Yung, yeah. Bobbin covers, oo. Na kahoy din. Kahoy din. Saka ito rin pick guard, yan. Kuya Ole, itong Revstar, hindi lahat familiar sa gitarang to kasi... Oo okay, yeah. Ako rin naman eh. Ang gamit ko talaga is mga Ibanez S-Series, mga ganun. Naka-Floyd talaga ako eh. Ah, okay. So, then naka-strat din ako. Pero ito, iba tong ano pwede ko. Pwede mo bang parinig galit sa amin? Galit yung tunog eh. Split coil din pala siya. So, nagiging single coil. So, tunog niya pag naka-distortion. Akala ko Joe pa itutugtugin mo. Shout out kay Kuya Monty. Creamy ng tunog, ano? Creamy eh. Well, yun talaga yung gusto kong mangyari sa isang tunog na gitara or sa style ko. Yung Bigsby, bigyan mo kami ng konting Bigsby, idea paano siya gumagana. Ginagawa ko rin siyang whammy minsan. Sige nga. Like... Ginagamit ko sa Bigsby, pero kasi Bigsby, trem lang. Pero minsan, pag may mga lapsong ang tanya... Wala sa tono. Ganyan, naman. Hindi siya ganun ka-stable pala, no? Sa, kasi luma na yung strings. Sa strings luma, pag bago, okay naman. Sobrang stable. Okay. Nadali nung finish, ano, flamed maple. Ayan, pero ang lalim nung pagka-flame. Si Jack Tamarat, may ganito rin. Ah, si Jack Tamarat, okay. Nag-jump kami nun nung pumunta siya dito. Well, legit. Yeah, meron sa YouTube. Ito naman si, ano, School of Rock. Yun ang pangalan niya, School of Rock? SG Guitar 2012. Parang saan din sila nung, ano eh. Nung tone signature, yeah. No? So kaya favorite ko rin siya kasi parang si Revstar din. Oo nga, mas ano lang to, mas may low mids. Yeah, yun. May kamuhuan. Okay ba to? Ano nangyari dyan kayo si Ole? Oh my God. Curvy pangalan naman ito. Yamaha 70 Strat na Super RN Roller 400. Ginamit ko pa to nung high school. Ito yung isa sa una kong namin magpipinsan. Ay, nag-guitar. Nag-guitar. So, ang dami nagsasabi na relic daw to. Hindi. Talagang totoong bumabakbak siya. Check niyo yung sa ano, wish bus namin, high end. Buo pa sobrang to? Ganda pa nun. Oh, yun pa yun. Yung tunog naman ito, well... Ay, humina. Yan ang ano niya. Mahina siya. So, yun yung mga guitars ni yeah. Kuya Ole, ano? Si Lucy... Si Kirby. Saka si SG. Si Lucy. Si Kirby. Si SG. At si... Ay, actually, meron na napansin ko yung Ole. May pinahiram ka sa akin na pick.
Medyo kakaiba to. Ano to? Sira na ba tong pick na to? Angle pick tawag dito. Nakita ko lang sa Hong Kong. Yung nag-Hong Kong yung tanya sa Tom Lee. So, nahiwagaan ako. At dahil dyan, sa'yo na to, bro. Hey! So, pero gagamitin pa natin. Oh, sige. Yun, no? Salamat, so, Kuya Uli. So, yeah. HIO speed pick. Na-try ko rin yung ibang pick like Alice or Dunlap. Uh-oh. Iba yung tunog eh. Yan, lumalabas yung ano eh. Ay, actually, mayroon nung ano dito. May mga pick out dito. Sige nga, try natin baka may, kung may difference may ba. May difference siya. Yan, Dunlop yan na Tortex. Uh-oh. Pero ito, hindi matalim yung ano yung edge. Wala. Ang bigat nito. Okay pa rin. Basta quality na ano. Sige. Pero iba pa rin kasi ito eh. May... Ayun, no? May hukay. Yeah. Okay na tayo sa ating guitar and yeah, sa picks. Yeah, mismo. Pati sa ano, Elixir 10s, no? Mismo. Na, ano ulit? Nanoweb. Nanoweb. So, ikaw sa Elixirs, actually, tinanong ko rin si Jem about this eh. Hindi ka masyadong maselan pagdating dun sa, ay, Elixir, ano kasi yan, coated, dark tone ko dyan. Hindi ako ganun eh. Pero kasi, nagamit ko yung Elixir as ang tagal mabuhay. Kasi basa lagi kami ko eh, pasmado ako. Nasa playing siguro yan. Kung gusto mo patunog ng maayos, tsaka tamang timpla, kung mapalabas mo yung string din. Yeah. Okay. So speaking of timpla, dito na tayo. Ayan, sa sige. Yung pedal board. Merong mas maliit na model nito eh. MX-5. Diba? Pinadalan tayo ng MX-5. Ito yan. Para lang makita nyo muna kung ano. Kasi pag pinadaanan namin ito mamaya, pare-parehas na yung magiging flow niya sa lahat ng mga models. So ito yung maliit na version niya, MX-5 ito. Tapos bago itong prime, meron pa isa eh. Ito yung ano ko rin. Bago ako mag-prime, ito yung gamit ko. Kaya ito, hindi ko na masyado siya hindi ko ito magagamit kasi tatlong ano ako. Sanay kasi ako sa stomp. Stomp user ako eh. So dati, analog yung ginagamit mo na pedals? No, multi-FX lang. Multi... Basta, yung setup niya is stomp. Stomp. Kasi ang disadvantage ko lang sa mga analog, pag na, ano yung cabling maliit? Patch cables. Wala na, hindi nagagana. So yung maintenance pagka so, on the go ka? Pag ako, multi-FX ako since then. So dito na lang muna tayo sa big boy, kung paano mo ito... Pinaka-latest ng Headrush Prime. Mm-hmm. Ang prime. Kuya Ole, explain mo sa akin paano gumagana to kasi ang laki niya, nakaka-intimidate. Oo nga eh. So basic na basic gagawin natin. So, di ba una, ito yung ano niya sa likod. Kung pag magsasaksaka ng gitara, lagay mo lang sa guitar in, nakasulat naman yan eh. So dito naman, ayun, lalagay mo lang dito rin yung ampli. Pwede rin naman siya maging line out sa house or sa mixer. So ito, mas maganda dito mo ilagay sa XLR. Mas malinis. So, yung MIDI, pang ano lang to, MIDI controller. Kung gusto mo magdagdag ng foot switches. Which are ito mga to. Ay, sorry. Para gumawa ng tone ba dito? Paano mo ginagawa? Sige. Ito, ang ginagawa ko lagi, naka-5 ako or 7. Saan? Yung ano main ko, main out. So, may master volume siya. So, itong Headrush Prime, pampabilis siya ng editing. Nice! Yeah, on the spot. Magsimula tayo sa input, yung noise gate kung tinatawag dito sa in. And then yung gate threshold, pwede mong gawing 6 to 8. Yeah. Then, ginigitna ako yung amp. Ang pinipili ko lagi dito sa Headrush is yung black duo. Ito yung clean tone. Clean tone pa lang yan. Then, dito, kaya ito, nilagay itong tatlong knobs para dito sa volume, bright, or saan siya tumapat, dun mo siya i... control. Like ito, ito yung setup ko guys ha. So, mamid ako eh. 80% ako mag-mid. Lagyan natin ng cab. Ang cab ko lagi is... Yan, B30. Yun! Clean tone. Yan ang clean tone. Then, sa gitna, nilalagyan ko ng booster. White boost na pang-boost lang pag may solo ka. Bakit yung booster mo nasa gitna ng amp tsaka cabinet? Kasi iba yung tunog niya pag nilabas ko siya sa papuntang out tsaka sa papuntang in. Talaga? So experiment din eh. Matagalan din kong naaral to. Kakaiba siya! Yeah, actually. So yung unang chain is wah. Tapos compressor. Tapos yun, ang gamit kong overdrive lagi is tube screamer or drive. Dala-dala!
Tapos pag mga adlib, itong drive pa rin, hindi siya distortion, S1 drive. S1 drive, hindi ba yun SD1 ng Boss? Super overdrive. Oo, super overdrive yan. Yeah, super overdrive. Ito yung itsura ng super overdrive. Nagkayo lang photo. Pag itong ano, dalawang drive, okay na. Naglalagay na ako ng digital delay. Dynamic delay lang na default. Yes, okay na yun. Dynamic delay siya. Humihina siya pag tumutugtog ako. Tama guys, ha? Yun o, lumakas bigla, diba? So, pag nag-play ka, yumuyuko yung ano, delay. Nice! Secret natin yun. So, ito yung main ko na wala pa yung modulation. Mm-hmm. So, ito, nandito na naglalaro rin talaga. So, yan yung core tone mo talaga? Core tone ko to. Pwede naman tumugtog ng, ano, ng mga Tanya Markova song. Konti lang muna, mamaya tutugtog talaga tayo. Right? Yun na nga, yun! Yeah. Kung magtutono ka pala, i-hold mo lang yung tuner na pedal. Or stamp. So, lalabas na siya. Itong ano, tuner na button, naka-program na kagad to, no? Ito yeah, talaga naka-program siya. Na talaga siya. Kaya ulit, dagdagan na natin na, ano, dagdagan natin yung pedals na ginagamit mo for specific songs na tone. Chorus lang naman eh, and then pacer eh. Lagi naman ako sa default lagi. Tapos yung mix niya, laging mahina rin din talaga ako mag-ano eh. Tsaka may mga nagtatanong din about sa tremolo ko eh. Oo nga, game. Dito wala. Pero, naka-manual ako gumawa. Ang ginagawa ko sa trem, di ba yung tat-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 tat? Akala ko lato-lato yung sinasabi ko. Lagay mo dito. Parang sinasabi mo mano-mano, ba't yung dati mo bang ginagamit? May ano siya? Sa Line 6 may pattern tremolo tag. Sa high-end, pakinggan mo, sobrang daming nagtatanong nun yung... Isang pindot mo lang, tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Ah, pero yung sinaset mo siya? Oh, ito, naka-control dito sa ano. So, magigets yun na yun. So, that's the head rush, guys. So, kung interesado kayo dito, you can get this at Guitar Pusher. Pusher, meron silang branches sa Cavite, sa Makati, sa Cubao. Saan ka bumili? Sa Cubao. Ah, sa Cubao. Nakuha ko ito sa Cubao. Thank you, Sir Mark and the gang. Okay, so para sa ating last segment nitong ating rig rundown, ginagawa na natin tradition to. Kuya Ole, inirequest namin na tugtugin mo yung riffs from top 5 songs sa Spotify ng Tanya Markova. So, for our first song, Iglap. Yan, okay. Naka-tube screamer lang and digital delay. Then, yung sa amp, kung nakita niyo yung settings. So, ito lang siya. Tapos, single coil. Kung may strat kayo, mas okay. So. Ang laman! Daming na. Tapos yung, yun yung mga riffs. So, ito naman yung sa solo niya. Ah, may solo igla pa? Oo. Yeah. Ang ganda nung tapos. Parang pinasabog mo. May storya kasi. May storya din. Parang biglang naging wild. Tapos biglang parang, konti lang tayo. Malalabas tayo. Next naman is yung high-end tayo. Oh, yan. High-end. Sa high-end naman is naka S1 drive. Compressor. Always compressor, on. Yeah. Okay, always on S1. Yung compressor natin. Tapos, syempre, pag lead, naka-on yung boost. And yung digital delay, same lang din. Depende lang sa tempo to, no? Depende. Pero para di na rin mapapansin, kailangan mo lang talaga may sumusunod. May konting ano lang. So, ganito siya. Tapos sa umpisa. Tapos may ganito eh. So, yung adlib niya, sobrang simple lang. So. Yan.
tapos on mo yung tremolo, laruin mo na lang yung sa Lato yan. Okay. Next song. Teka, pera mo ko ng keyboard, Milo, para pag may kakanta, may lyrics. Yun, o. Okay, for our next song, ito yung unang kanta na talaga na sumikat ng Tanya Markova. Picture, Picture. Yeah, sige. Ayan ito. Na, Picture, Picture! Yung Picture, Picture, sabi natin tungkol siya sa White Lady ng San Beda, sa quadrangle nila nakita ni Iwa yon. Si Iwa kasi nakakita, may third eye. Na-picturean niya siguro, no? Nahagip siguro, niya sa camera. Siguro, pero ewan kung totoo yun. Pero totoo yun, ha? Nakakita talaga si Iwa ng multo. Kaya natatakot kami minsan pag bigla lang siya seryoso yun. Kasabi niya may katabi ka. Scary. Kala ko talaga lang. Ako, ginagawa ko sa riff ko naman pag sa ano, parang naumpisa kasi. Pero pag umpisa na, picture, 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 picture. Ano yung chords mo? Inversion. Tapos si Res Curtis, ginagawa niya. Rhythm lang talaga. Yun ang gusto ko kay Res Curtis. Puro, hindi siya nawawala. So, kaya mong gawin yung gusto mong gawin. Picture, picture. Picture, picture. Picture, picture. D over F. Sa picture, picture. G. Tops. Nang gabing masilayan ka, dala-dala ko pa ang aking lumang kamera. Picture, picture, Sorry. Picture, 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 Yes! Yan. So, walang solo to, no? Wala. Puro mga synth samples nila. Sample. Yeah, bida dyan si Robert Jaworski. Alright, so for our second to the last song, ang top 2 sa ating most popular, alam ko hinihintay nyo to, favorite ko to nung high school ako, Linda Blair. High school din ako nun. Alright! Nakapatay yung digital delay niya. Effects pala. Naka-boost kasi ikaw yung umpisa. Ito siya. Sa horror na palabas, si nanay, si tatay, sumisigaw sa baba. Gumising ka, nakakasabi sa ang almusal. Tarana, 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 tarana. Namula ang mata at umagis pa ang siya. Ako'y bilang nasuka. Teacher, ako si Linda Blair. The ghosts are everywhere, I can feel it in the air. Teacher, teacher, I'm just trying to be fair. Huwag ka na mag-worry. Dito sa ano, sa adlib na itong Linda Blair, ito yung umpisa. So. On ko na yung octave. Octave down. And for our last song. Yes. Ito na, yung pinaka-paborito apparently sa Spotify, Disney. So, ano bang alay natin sa... Feeling ko yung sa Tower Sessions na... Kasi... Oo, oh, ang dami nagtatanong din. Oo, ang dami nagtatanong nun. So, sa umpisa nun, yung chain ko is lalakasan ko lang din yung drive for solo. Yun, parang sa Tower Live Session, di ba? Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si Iwa. Parang... Thank you.
ng laughter. Nag-iwala sila eh. Sorry guys. Gusto po na sumakay Magic Carpet Ride. Kasama ko si Aladdin. Gusto po na maglakbay ng side by side with Harry and Jersey. Nagsiswimming, wee, shining, shimmering. Walang bahala, ikaw na ang kawawa. Gusto ko pumunta sa Disney. Mag-i-wish ako kay Genie para makajam si Mickey sa Disney. Na Disney. Sa next yan, yeah. Yung ano, yung solo naman, papuntang solo. Aha. Uh-huh. Si Daisy, si Goofy, si Wendy, at si Winnie, si Simba, Anita, si Cinderella, Anastasia, si Dumbo, si Pluto, si Milo, at Pinocchio, si Tarzan, si Donald, para otras canciones. Sa original, pero nilagyan ng mga nakikinig. So, mag-jabol. So, yan, parang sa uli, wala ka na. Grabe! Pero nasa sa'yo yan eh, kung gusto mong, anong gusto mong style doon. So, that's the jamming. Grabe. So, yun guys. Yeah, guys, thank you Aganda. So much. Maraming salamat Kuya Ole. Sandali lang, may bibigay ako sa'yo. Diyan ka lang. Ito, first time nila makikita to. So, Kuya Ole, dahil ikaw ay aming naging guest, meron ka nitong... Wow, ang ganda. Thank you. So, this is the PAX Evolution thank shirt. Thank you. Yan, Evolution thank of you. The Working Man yan. Woo, thank you so much, and, PAX. Yeah. So, sa mga interesado sa shirt na to, maglalabas kami ng pre-order soon yan. Explain ko yung shirt mabilis, no? So, yung design na to, the Evolution of the Working Man. Yeah, galing. Kasi karamihan sa mga Pinoy, kilala nilang mag-day job to play music. So, it's a cycle na we have to be parang okay with and then just play music every night. Mismo. So, yun lang, guys. Thank you. Sana na-enjoy nyo tong video na to. And again, thank you for our sponsor, Guitar Pusher and Head Rush, sa pagpapadala ng iba pang mga products para mapakita namin sa inyo gaano ka-powerful tong Head Rush. Thank you so much. And again, ako si Pax. Ako si Isabel Ole. Ako pala si Jinky Pax. Yan, ako si Jinky Pax. Jinky Pax. At ako si Isabel Ole. Hanggang sa muli. Bye-bye. Tugtog lang. Yeah, love the guitar as I do. Alright. Yeah, bye-bye. Thank you, brother.